Ang kamatis ay isang karaniwang halaman na tumutubo saan mang parte ng mundo. Ang bunga nito na mapula ay karaniwang ginagamit sa maraming lutuin at putahe ng iba't ibang kultura. Maliit lamang ang halaman nito at hindi tinutubuan ng matitigas na sanga. Maligayang pagbabalik na naman po muli mga kasandugo, narito na naman po tayo para sa panibagong kaalaman. Ating alamin kung ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa kamatis. Ang iba't ibang bahagi ng halamang kamatis ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Makukuha na ng solanine at fix oil ang buong halaman ng kamatis. Ang bunga ay may taglay naman na carotene lycopene na isang mahusay na antioxidant. Ang mapulang kulay ng kamatis ay dahil naman sa lycopene. Bukod pa sa mga ito, ang bunga ay mayroong tubig, protina, taba, carbohydrate, fiber, vitamin A, B at C, nicotinic acid, pantothenic acid, vitamin E, butene, malic acid, citric acid, oxalic acid, mga mineral gaya ng sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, copper, manganese, phosphorus, sulfur, at chlorine. Ang mga buto naman ay may taglay na globulin, vitamins A, B at C, at saline. Ating alamin naman po kung anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng bunga. Karaniwang ginagamit ang bunga ng kamatis hindi lamang sa mga lutuin kundi pati na rin sa panggagamot. Ito ay madalas kinakatasan, pinapatuyo at kinakain lamang. Atin naman pong alamin kung anong mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng kamatis. Isa na dito ay ang hirap sa pagdumi. Ang pagkain sa bunga ng kamatis o kaya ay pag-inom sa katas nito ay mabisa para sa hirap sa pagdumi. Ang pangalawa naman ay hika. Nakakatulong sa kondisyon ng hika ang pag-inom sa katas ng kamatis. Ang pangatlo ay problema sa atay. Ang nanghihinang atay na dulot ng ilang mga kondisyon ay maaaring matulungan din ng pag-inom sa katas ng kamatis. Pang-apat ay dyspepsia. Ang pananakit ng tiyan at hirap sa pagtunaw ng kinain nang dahil sa dyspepsia ay maaaring maibsan ng pag-inom din ng katas ng kamatis. Panglima ay ang empacho. Kung napapadalas na may problema sa pagtunaw ng pagkain, ang pag-inom sa katas ng kamatis ay makakatulong ng malaki. Pang-anim, hindi ninanais na pamumuo ng dugo. Ang pamumuo ng dugo na maaari magdulot ng stroke, atake sa puso at iba pang kondisyon ay maaaring maagapan ng pagkain ng kamatis.